Nung nabalitaan ko na pinayagan na ulit dahil medyo okay na yung pandemya, no, yung COVID, masaya ako dahil yung hindi lang para sa akin, no, kundi sa buong bayan na San Fernando, sa siyudad. Dahil sa ilang taon na nahinto, babalik ulit ang tinatawag namin pagpapako sa krus dito sa San Fernando. Ba't po kayo masaya tayo? Dahil masaya ako dahil bumalik na uli yung pagpapako dahil sa yung ginagawa ko na pagpapako, mauulit-ulit. So, noong mga nakaraang taon po, ano pong ginagawa niyo since hindi nga po siya pinayagan? Ano pong ginagawa niyo noong 2020? Noong 2020, ang ginagawa lang namin, yung tatlong krus, tinatayo lang namin dito sa tapat ng working shop ko, yung shop ko na. Para hindi mawala yung respeto sa aming barangay, yung ginawa ko, tinayo ko lang. Dalawang taon yun, ginagawa ko. Anong pakiramdam siya nung nakaraan dalawang taon na hindi mo nagawa yung panata mo? Siyempre, nalulungkot ako dahil dapat makapagpahinga na tayo ng maaga. Dahil naampat o natigil, tutuloy pa rin natin. So, nalungkot po kayo kasi nga po hindi niyo po nagawa nung nakaraan dalawang taon? Oo, dalawang taon. Biruin mo. Dapat talaga tuloy-tuloy, no? Kaso talagang kahit gusto namin dito sa barangay, yung kapitan namin, pwede. Pero yung mga namamahala sa ating mga seguridad, lalo na yung kapakanan natin sa kalusugan, yung Department of Health, talagang ayaw nila. Mm-hmm. Pero tayo nga po, tanongin ko lang po, bakit niyo po ba ito ginagawa sa nakalipas po na 33 years? Bakit niyo po ito ginagawa? Unang-una ako, may panata sa akin, no? 9 na taon. Eh, dahil natapos na yun, tinuloy ko yung isa kong anak tsaka yung asawa ko, pinagpanata rin natin. Kaya tuloy-tuloy yung pagpapago sa krus. Pero bakit di po siya inumpisahan tayo? Ano po yung nagodjok po sa inyo na pagpapako sa krus? Kasi noong 1985, habang ako yung nagtatrabaho, nahulog ako sa building. Yung ginagawa ko, nagpipinta ko noon, nadulas ako. Ayun, bumulusok pababa, himala naman na walang nangyari sa atin. Hindi ka nasugatan? Hindi ka na ano? Walang pilay, walang galong. Dahil so, habang pababa ako, Diyos ko lang yung nasa dito. Wala na akong alam kung paano kung bumagsak. Nahulog po kayo habang nagpipinta po kayo? Sa bentor po kayo, di ba? Okay, tapos saan po yun? Sa Tarlac pa yun. Sa Tarlac, okay. Ano pa tayo? Maliman dito po sa pangyayaring ito, ano ba po yung nag-control sa inyo? Nung ako'y nahimasmasan, namula na lang ako na nasabi ko na parang pumasok bigla sa isip ko na magpapasalamat sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Yun po yung pinaka nag-control po sa inyo? Oo, yun talagang pumasok agad sa isip ko. Mm-hmm. Katunayan, buwan ng February noon, kung kaalam ko wala pang, hindi pa nagmamahal na araw. Pero bakit ko na, bakit naisip yun? Tayo, sinasabi po ng DOH, hindi ba ito delikado? Kasi baka yun nga, maubusan ng dugo, magkaroon ng infection. Ano pong reaction nito? Yung sinasabi nga na baka ma-dehydrate yung mga namamanata dahil yung dugo lumalabas, no? Sa tagal-tagal ng aming mahal na araw na ginagalap, 1950 pa ito, ginagawa na. Pero wala pa namang naulat na na-dehydrate sa mga namamanata. Katunayan, yung mga iba, sa puso lang naglilinis eh. Hindi bomba na, no? Puso. Alam naman natin na medyo marumi yun, no? Hindi naman na nai-infection yung mga sugat. Pero kaya po ba, hindi po kayo nababahala dun sa posibleng epekto po ng pagpapako sa inyo? Sa akin, wala. Kasi kung talagang sincero ka sa iyong panata, kahit na gaano kasakit, talagang tatanggapin mo yun. Pero
yung sugat, wala pa namang nangyari na nasaktan ako ng tolo. Kumbaga kaya naman. O kaya naman natin. Basta nasa ano lang, nasa puso mo yung pamamanata. Walang mangyayari sa iyo. Pero tay, narinig ko, nabanggit niyo rin kanina. Plano niyo na baka ito na yung last year. Bakit po? Plano ko talaga ito na yung last year ko. Kasi may edad na tayo at saka nabibigatan na tayo dito sa ating cross. Sana makahanap na ng... Basta may mahanap na kapalit, titigil na ako. Paano kung wala mahanap? Siguro, pagpapatuloy natin kung walang mahanap mo. Pero sana meron. Oo, sana meron. Sakaling wala, siguro 63 na ako. Oo. Iba na lang yung magpapasan ng krus, iba yung magpapasan. Sakali mang mabigat pa rin, kung wala akong magagawang bago nito, ibang tao yung papasan. At ako naman ang ipapako doon sa buro namin. Okay. Kumbaga ikaw pa rin yung iba't ipapako, pero hindi po kayo yung magpapasan. Hindi ako magpapasan, ako rin yung ipapako. Kumbaga yan po ay kung walang mahanap na kapalit. Uh-huh. Pero tay, yun po ang sa pagbabalik po nitong pagpako this year. Kano ninyo po alay itong inyong gagawin? Alay ko naman to sa mga naapektuhan ng COVID-19. No? Tsaka hiling din natin sa ating mga Panginoon. No? Dahil marami ng naapektuhan sa pandemya na to, iling ko sa kanya na yung tama ng yung paglaganap ng COVID-19, ihinto na. Yun po ang sa kanila niyo po alam. Oo. Hindi naman para sa akin, sa buong mundo, hindi ba na COVID tayo buong mundo, sana bigyan ng milagro ng ating Panginoon na mawawala na itong COVID-19. Tay, nabanggit nyo, yun nga, last year nyo na, at sana may makapalit sa inyo. Ano po yung mga katangian ang dapat napapalit sa inyo? Yung may papalit, no? Yung katangian, yung nasa tamang katawan siya, maganda yung pangangatawan, yung kahit may bisyo, kaya niyang gampanan yung pinoportrait niya ng Kristo. Kailangan, hindi naman siya masyadong masama, hindi naman masyadong mabuti. Tama lang yung pag-uugali niya. Higit sa lahat, ayaw namin na may related sa drug. Ayaw na. Kahit umiinom na nga lang, pwede na. Huwag lang sa drugs. Kasi baka nagpapasan ng krus, nakahitit siya. Iwas-iwas niya sa mga tao yung krus. O kung ano yung kumbaga, kung pag nakapako na siya, kung baka ano yung pagsasabi niya sa itaas. Kaya kailangan talaga nasa usong pag-iisip siya. Tsaka yung nasa puso niya talaga yung pamamanata. Kasi marami sa ating mga kasamang nagpapapako. Wala sa puso nila eh. Inisip na lang yung binabayaran sila eh. Kasi dito, maraming binabayaran sa mga ibang barangay, sa ibang probinsya. Kumukuha ng mga tao dito sa barangay namin para magpapako. Yun, binabayaran sila. Pero dito sa Patod, wala akong bayad yan. Ah, so hindi po kayo binabayaran? Wala po. Talagang personal po? Oo, talagang panata po talaga. Kasi pag namanata ka, wala talagang bayad yan. Hindi, kausap mo lang nun ang Panginoon. Hihingi ka ng tulong sa kanya. Pero yung mga nagpapabayad, kahit anong gawin nila na humiling sa Panginoon, natulungan sila sa kanilang mga kalusugan, sa mga pamilya, hindi magaganap yung hinihingi nila. Kasi may kasamang pera yun. Bagay, nangangalakal sila. Kinakalakal nila yung pamamanatan.
Pero tayo dun po sa nakalipas na 33 years, tapos 34th year nga po ngayon. Oh. Meron bang nabago sa buhay mo sa ginagawa po ninyong pagpapako? Eh, nasabi ko nga sa'yo, nung nagtatrabaho ko, nakikipagtrabaho lang. Kahit gaano pa kahirap o kahit gaano kataas yung building na para pipintahan ko. Ilang feet po ba yun? Ilang floors? Tatlong palapag pa lang yun. Pero yung inakyatan ko, pinakamataas, siyam na palapag. So, saan po kayo nahulog? 9 or yung pangatlo? Sa pangatlo. Sa third floor. Maliban po doon, ano po yung talaga mga nabago after niyang mamanata? Yung dati nakikipagtrabaho, no? Eh ngayon, sarili ko na yung trabaho. Yung dati squatter lang kami dito. May nakabili rin tayo ng lupa. Okay. May sasakyan na rin tayo. May motor na rin tayo. Basta yung nasabi ko, yung, pag nasa puso mo talaga yung pamamanat, lahat ng hihilingin mo sa Panginoon, hindi magtatagal, ibibigay siya. Basta tayo, hindi po kayo takot doon sa possible na infection o... Yung mga infection, wala sa aming, hindi namin niisip yun. Kasi, kagaya niyan, ilang taon na rin, pagkatapos mong mapako, yung city health namin dito, bibigyan ka ng gamot. Eh. Pain relief at saka antibiotic. Ah, binibigyan din naman? Libre yun. Tsaka mas ano dun, no? Kumbaga... For safety lang naman. Pero ang... Kaya hindi po kayo takot kasi ang pinakalayunin niya po ay? Yung pamamanata na talagang nasa puso talaga. Na kahit anong sakit? Oo. Dati wala namang binibigay na ano yun, gamot. Wala kaming iniinom na gamot.